Okay mga bro, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial, mga video patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro ay nagkakabit lang tayo ng universal na speedometer dito sa DL150. Ayan. So shoutout kay bro, galing pa ng Makiling, Kalamba. Pero taga Tracy Martires talaga siya. Dumayo pa dito para magpakabit ng digital na speedometer. Okay mga bro, so bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated pag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Okay mga bro, kung makikita nyo, kinalas ko na yan. So kinalas na natin yan, pinakalas na natin kay bro, ano? At ang magandang balita dito, kasi dati na pala siyang magkakabit ng digital na speedometer. Kaya, kung mapapansin nyo, malaki na yung butas niya dito. Ayan, yung dalawang gilid. Kaya hindi na tayo mahihirapan. So, bale, mayroon tayo dito ang ikakabit. Ito yun mga bro. Ayan. So, times 10,000 RPM. Ayan. Mayroon kasing 13 nito mga bro. At parehas ito ng speedometer na nasa akin. Ito. At sa habang pa yan, diba? So kapares na kapares siya mga bro. Ngayon meron naman akong tutorial na ito mga bro, step by step na tutorial. Okay, so umpisahan na natin paano ba magkabit nyan. Ang problema kasi mga bro, ulan na naman eh. Yan, syempre napakadali lang naman ito mga bro, magkakabit tayo nito. Kung mapapansin nyo, ito yung stock. Ito yung stock na speedometer ng DL150. Ayan. Diba? Ano? Dito pala kayo eh. Yeah, shout out kay bro. Siya yung mayari ng DL150. What's up? Oh, ayan. Ganito. Ito na lang pag ano pa rin may kabit. Tulong naman yan eh. Kayang-kaya muna ya. Kasi ito lang naman yung babaguhin natin, diba? Baka magkamali pa. Hindi, tuturo ko naman sa iyo eh. Ito kasi, mga kinabitan mo na rin pala to. Ito kasi mga bro, pag dito sa stock, yung green niya is negative, no? Groundings yan, yung orange, left. Tapos yung light blue, yan yung ating right na signal light. Yung solid blue, yan yung ating high. Tapos, dito kasi mga bro, sa stock, mayroong brown. Yan yung park light. Yan, park light yan. Tapos yung itim, yan yung ating accessory wire. Yan, so ito lang, halos ito lang naman. Tapos ito naman, yan, madali na yan mga bro. Ito yung shifting indicator. Yan, mga indicator, gear indicator. So dito naman, halos parehas lang mga bro. Isa pa pala, mayroon pa yellow dito. Ito yung sa fuel natin, yung signal ng fuel. Okay, so dito naman mga bro, madali na ito, ganun din yan. Ito yung light blue. Kailangan lang natin, kailangan kasi natin mga bro yung socket na ito, yung female. Kasi yung nandun sa motor, yung nandun sa motor mga bro ay naka-male connector siya. So dito sa digital is naka-male din, so hindi po pwede ano, kailangan talaga natin kunin ito. Tapos dito naman mga bro, ganun lang din, yung orange sa left, tapos yung blue sa ano yan, high beam, yan. Tapos yung light blue sa right, yung red. Kailangan ito mga bro, rekta yan sa positive ng battery. Para mag-lock yung ating orasan. Kasi meron tong orasan mga bro eh. Ay, hindi pala. Hindi kita. Kailangan rekta yan sa positive ng battery. No? Tapos yung blue, yan yung accessory wire. Yung green, negative din yan, yung green. Tapos yung blue-white, yan yung ating fuel sensor. Magkaiba siya. Tapos yung tachometer mga bro, kasi kulang, parang kulang to eh. Kasi dapat tatlo yung kulay blue nito eh. No, kung mapapansin nyo mga bro, yung mga kinabitan natin, tatlo yung kulay niya. Ito dalawa lang. So, mamaya makikita natin yan. Fight pre, putulin mo na to. Putulin mo na yan. Yan. Sagadin mo lang para mahaba-haba yan. Tapos ito, habaan mo na lang. Ito pa. Dito mo na lang sa medyo. Kagamitin mo pa ba to? Pag nasira to. O dito mo na lang, gitna mo na lang nga dito. Para meron tayong ano, allowance. So ang gagawin nyo dyan mga bro, ano, pagtutugmay nyo lang. Kasi ito yung nakalayout na talaga dito sa socket nyo eh. Ayan, ito na yan.
Di ba? Para hindi na tayo maharapan, ito may kulay na dito. Ito na lang yung susundin natin. Pero sigurado hindi na natin magagamit itong ano, brown. Kasi nga, wala naman tayong, hindi na natin kailangan yung backlight. No? Preo, hahanapin ko lang yung ano, mga gear indicator nito. So, bali mga bro, hahanapin natin yung gear indicator niya, yung mga linya, para mapagparehas natin dun sa ano, speedometer. Okay? So, bali mga bro, ito yung socket ng mga gear indicator. So, ang gear indicator mga bro ay negative polarity. So, kailangan natin, pag negative polarity, supply natin ito ng positive. Suka tayo dito sa ignition switch. Yan. Yan mga bro, ha? So, pag nakakabit sa negative, ilaw yan. Yan. Nilaw yung tislight natin, oh. So, ngayon, madali lang naman ito mga bro. Sasaksak lang natin dito. Pag umilaw, yun yung neutral. Yan. Yan, ito mga bro, yung neutral. Kita nyo ba? Yan. So, ang kulay niya, green na may stripe na kulay, red. Iba-iba eh. Iba-iba talaga. Green na stripe na kulay, red. Sa Honda man mga bro, parehas lang. Pero pag Honda, yung primera niya is kulay pink yan, panigurado. Kulay pink. Dito, sa DL150i, kulay violet. Hindi pala naka-primera. So, yung primera lang natin mga bro. Oy! Yan. Primera yan. Yan. Segunda, panigurado ito yan. Blue na may... Okay pa. Papapak nga. Yan. Yeah. Ayun na po pumasok. Primera. No. Ang segunda nito mga bro, ano, hindi ko na isa-isahan eh. Yung primera ay green na may stripe na red. Yung... Neutral ito, neutral. Yung green na may stripe na red. Yung primera, violet. Yung segunda, blue na may stripe na red. Yung tricera, green. Yan. Wala akong kulay ba to? Tulog ko lang yata na tulog eh. Green na may stripe na black. Tulog ko lang yata. Yung kwarta, red. Yung kwarta, ito yung red. Tapos yung kinta, yellow. May stripe na black. Okay? So, ganun lang mga bro. Ang gagawin natin, okay na ba pare? Hindi pa. Tulik pa rin siya. Huwag na! Parehas na eh. Parehas ba? Oo. Hindi ko sabihin, parehas siya male connector. Yan. So, ang gagawin natin, ano ko na lang, i-rewiring na lang natin. Tain muna natin. So, bali mga bro, ito yan o. Dito naman sa digital, panigurado, ang neutral dito ay ito. Panghunda sa kanyang color coding niya eh. Neutral, green, primera, pink, segunda, ito yung blue. Tapos yung tricera, itim. Yung kwarta, itong yellow na may stripe na red. Tapos yung kinta is yellow na may stripe na white. Tingnan natin kung parehas siya. Sana parehas. Check natin. Mali. Mali talaga. Yung neutral dito is nakatapat siya sa segunda. So, babaguhin natin to. Dali lang naman ito mga bro eh. So, bali mga bro, natanggal na natin. So, kailangan lang natin iangat ito para mag-lock. Okay mga bro, kung nakikita nyo, so bali na ikibit na natin. Yung sa gear indicator, tapos yung sa display nya. Yung backlight, yung signal light, yung neutral, ay yung neutral. Yung ano, high beam. Yan. Okay, so itatry na natin. Si-check natin mga bro, bago natin i-install dito para isahan na lang. Oops pa, chika-chika. Kadikit pa eh. Yun lang. Okay? Yan. Sunod mo nga, pre. O, di ba? Hindi. Naka-primera ka. Naka-primera ba yan? Sunod mo nga. Naka-primera eh. Yun, neutral.
signal light, pre. Ano yan? Left. Left. Ah, right, right. Right ba? Mm. Mali. Signal light, right. Tama. Na left. High beam nga, pre. Meron ba? Yun, wala. Ano eh, pag nandun naman kanina? Oo, oh, nakaano siya. Yun, naka-high beam. So, ibig sabihin, naka-stator drive yung headlight mo, no? Ibig sabihin, okay mga bro, so okay na siya. Tapos mayroong fuel. Ang wala, bumayin mo, pre. Sabi ko na mga pre, meron dito natitirang isang wire. Che-check natin kung yun ang RPM niya. So, meron tayong dalawang pwedeng... Sige, pre, patayin mo na. Patayin mo na. So, meron tayong dalawang pwedeng pagkabitan ng speed sensor or yung tachometer, mga bro, ano? Sa pulser or sa ignition coil. Ang problema, mas mababa nung reading nun sa pulsar kumpara sa ignition coil, mga bro. Mas mataas kasi yung sa ignition coil, malakas yung supply niya. So, check natin to, itong naiwan na ito, yung green, may stripe na kulay blue. Tapos, itong red, mga bro, kailangan rekta yan sa positive. Hindi siya pwede nakakabit sa accessory wire. Kasi, pag binuhay natin yan, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong orasan. Yung orasan na yun, mga bro, pag kaya, nilagay nyo sa tamang oras, pag pinatay nyo susian, na walang supply na positive, magre-reset ulit yan, babalik yan sa alas 12. So ngayon, kaya kailangan natin lagyan ng positive to, direkta. Kasi kahit patayin mo man yan, yung ano, kahit magdamag yan patay, pag buhay nyo, tama pa rin, accurate yung kanyang orasan. Okay? So lagyan muna natin to ng wire mga bro. Tapos, asan pa yung ano dyan, yung sinabi mong ano? Dito. Meron ba dyan? Try natin. Sana ito yon. Pero panigurado, parang sa water to eh. Kapares nung kinabit na kong XRM, tingin ito rin kulang din. Ayan, kung makakita nyo mga bro, bali nagtap tayo sa pulser na wire. Ito yon, yung kulay puti. Tapos, kakabit natin dito sa natitirang wire. Kasi sa ibang mga kinabit ng mga bro, ano siya, blue na may stripe na kulay yellow. So dito naman, green na may stripe na kulay blue. Iba-iba siya, kakabit natin. Papandali mo nga pare. Yan, buhay na yan eh. Yan. Kung makikita nyo mga bro, ano siya? Yan yung RPM natin. Yan. Okay. Okay na. Ayusin na natin to. Okay, patay na natin. Sabitin mo na ito lahat. Ito, hindi na ito papakinabangan eh. Spark light ko eh. Okay mga bro, so balay kakabit na natin yung speedometer. Ang maganda kasi nyan mga bro, binutasan nyan na ito dati. Kaya hindi na tayo magbubutas. Para ko magbubutas pa tayo eh. Tapos, kailangan nyo tanggalin yung parang suway-suway. So mga bro, wala namang kwenta to. Kasi makakarangan nyo yung unang ano, ayan yung bolt. Kailangan natin tanggalin to. Dari nga rin mo dito, 11 months kayo nung baby ko. Ngayon, pangana yun? Tangal ba? Bunso. Pangalawa sa kanya, may anak ako sa kalandian ko nun. Tapos pre, ayusin mo na rin to, no? Hmm. Ito lang, ano na eh. Kita na ibig eh. Busina, meron din ako niyang kaso, ubus na eh. Mga piyahon, tsaka makhon. Yan. So ganito lang mga bro, kung mapapansin nyo, napakadali lang, di ba? So, walang kahirap-hirap. Naalala ko dati, mayroong pumunta sa akin. Ang singil sa kanya is 1-2. Installation lang ng ganito. Grabe naman sabi ko yun. Das, taga das ma, ano. 1-2 daw sinisingil sa kanya. Mapapakabit lang nito. Okay. So, ayan mga bro, bali tapos na. At ang masamang balita. Wala kasi mga bro kasamang ano. Yung sensor. Yan, kaya nangyari. Kinuha natin yung sa DL. Wala tayo. Kasi sa katapos ng padarating yun eh. Yan o. Walay na. Yun. Ito mga bro, yung abang, di ba? So wala yung sensor niya. Dito muna kay pare. Para maganda. Naagawan tayo eh. Tapos, sayang. Wala kasi yung ano talaga eh. Wala tayong gamit eh. Pero kung may gamit ka naman, walang problema. Madali na. Yan niya. So ayan mga bro, bali naikabit na natin. At uwi na pala sa kumpare. Itik lang natin.
Naka-hazard. Yan. Yan mga bro, makita nyo wala ng gas. Ano palang gas to eh. Yung ano, tachometer or yung speedometer. Ay, hindi yung speedometer mga bro, yung RPM nya. Yan. Signal light. Left, tsaka yung right. Tapos yung high. Yan, ganun lang. Wala ba? A few moments later. So ayan mga bro, bali alis na sila. At hanggang dito lang yung video natin. So maraming salamat sa panonood at ride safe mga bro.